Narinig mo yun, Saryo? Ayun na naman, umaalulong na naman ang mga aso nila, Lola Tarsing. Oo nga, Pipito, katanghali pero kung makaalulong, akalain mong may nakikitang ibang elemento. Mayroon talaga yan. Duda ako sa Lola Tarsing na yan eh. Siguradong aswang siya. Pati mga asong inaalagaan niya ayaw sa kanya. Kahit araw-araw na niyang pinapakain. Puna ni Saryo, dalawang buwan nang nakatira sa harap ng kanilang tapat, ang matandang nagpakilalang si Lola Tarsing na mag-isa lamang sa kanyang buhay. Kaya raw siya maraming alagang hayop, ay mahal niya ang mga ito at ang mga ito na lang din ang magiging kasama niya sa kanyang buhay dahil isinumpa na siya ng kanyang buong pamilya. Siguro, grabe ang pag-uugali niya noong kapanahunan. Puna ni Mang Pipito. Bakit mo naman nasabi yan? Mapanghusga talaga to. Uy, hindi ah. Binabase ko lang. Eh bakit ka naman isusumpa kung naging mabuting tao ka naman, hindi ba? Hindi rin nakasagot si Aling Saryo. Maliban naman niya kung ano ang dahilan. Subalit dahil sa matanda at mag-isa lamang ito sa buhay, ay hindi mawala sa puso ni Aling Saryo ang mga alaala sa matanda. Araw-araw niyang dinadalan ito ng ulam at kanin, kahit minsan ay ayaw nitong tanggapin, ngunit pinipilit pa rin niya dahil ayaw niyang magutom ang matanda. Bakit ka ba tulong ng tulong sa akin? Hindi ko naman sinasabi na tulungan mo ako. Wala akong may ibabalik na kabutihan sa iyo. Reklamo ng matanda sa kanya nang muli na naman niya itong hatdan ng pananghalian. Ayos lang yan, Lola Tarsing. Masaya akong makatulong sa inyo. Saka ang pagtulong naman ay hindi nag-ihintay ng kapalit yan. Mabuti ang kalooban mo, Saryo. Pagpalain ka pa lalo dahil sa kabutihan mo. Eh, wala kasi akong mga magulang, Lola Tarsing eh. Kahit man lamang sa inyo eh, paranasan ko magkaroon ng ina. Kaya habang nandiyan ka, asahan mong palagi akong tutulong sa iyo. Napaluha ang matanda sa sinabi niyang yon. Naalala rin ito ang mga anak, kung sana kasing buti ng ugali niya ang mga ito. Nasanay na si Aling Saryo na tuwing umagay hinahatiran ng pagkain si Lola Tarsing. Ngunit nagtataka siya nang makitang nakakandado ang pintuan ng bahay nang matanda tapos bukas ang bintana. Parang totoo nga yata ang duda ng lahat. Aswang talaga si Lola Tarsing. Sakto ba naman ang pag-iisip yung lalabas ka ng bintana tapos nakakandado ang pinto? Sambit niya sa kanyang sarili. Bumalik na lamang siya ng bahay bitbit ang dalasan ng pagkain para sa matanda. Naging abala na siya sa mga trabaho niya sa kanilang bahay. Nakalimutan niya si Lola Tarsing. Hanggang sa umabot na ng pananghalian, saka lamang niya naalala ang matanda nang makaramdam siya ng gutom. Mabilis siyang bumalik sa bahay nito bitbit ang kaninang pagkain na nanlalamig na dahil kanina pa ito nakahain. Pagdating niya sa harap ng bahay ng matanda, ay bukas na muli ang pintuan nito. Diretso na siyang pumasok ng walang pag-aalinlangan. Ganoon na lamang ang pamimilog ng kanyang mga mata nang makitang nakaupo sa sahig sa simento ang matanda na para itong aso na dinidilaan ng sugat sa may balikat nito. Ang mas nakakagulat pa ay ang itim at ang haba ng dila nito, kaya nantiri siyang napatakip ng bibig gamit ang balikat dahil may daladalang pagkain ng kanyang kamay. Lola, ano yan? Bakit ang lakit ang haba yata ng sugat niyo? Saka po, bakit yun dinidilaan? Nakakadiri po. Eh kasi Saryo, nataga ako kanina. Po, eh saan ka ba galing? Basta, umuwi ka na lamang muna kasi kailangan ko pang magpagaling. Saka baka pwede na ikaw na lamang ang nakakaalam nito. Pwede ba yun, Saryo? Wala sa sariling napatango si Saryo. Agad niyang inilapag ang dalang pagkain at mabilis nang umalis. Habang naglalakad pa uwi ng bahay, ay para siyang sinilaban sa buwet sa sobrang pagmamadali na makarating agad kayong nasa harap lang naman iyon. Tama nga ang sabi-sabi ng mga nakapaligid, aswang si Lola Tarsing at kitang-kita iyon ng kanyang dalawang mata.
ang mahabang dila na kulay itim. Isa ng pagpapatunay na aswang ito ang malaking hiwa nito dahil nataga. Bakit siya tatagiin kung nasa bahay lamang siya at walang milagrong ginagawa? Malalim ang kanyang pag-iisip nang biglang magsalita si Mang Pipito sa kanyang likod. Anong ulam, Saryo? Halos lumundag na siya sa silya sa kanyang kinauupuan dahil sa gulat. Tignan mo to, kape pa. Natatawang sambit naman ni Mang Pipito. Nanggugulat ka naman kasi. Anong gulat ka dyan? Hindi naman ako nakasigaw. Saka huwag mong sabihin na hindi mo narinig ang pagparada ko ng motorsiklo dyan sa bakuran. Hindi siya nakasagot. Eh talagang hindi niya narinig. Masyado yatang malalim ng husto ang kanyang pag-iisip. Hoy Saryo, ayos ka lamang ba? Dinig mo pa yatang nakakita ng multo eh. Puna ulit nito. Hinaan mo ang boses mo, Pipito. Bakit ba? Eh kasi si Lola Tarsing, may malaking hiwa ng itak sa balikat. Tapos kitang-kita kong dinidilaan niya yon. Nang bandang napakahaba ng dila niya. Mahaba pa sa dila ng kabayo. At ang itim. Wala naman yata ang dila na ganoon kahaba, di ba, Pipito? Para siyang hinahabol habang magkukwento sa kanyang asawa, hindi niya mapigilang nagkwento kahit pang bilin ng matanda ay sikreto lamang dapat iyon sa pagitan nilang dalawa. Nagtaka siya nang hindi umimik si Pipito at nakatingin lamang ito sa labas. Pipito, narinig mo ba ako? Bakit parang ayaw mo naman yatang maniwala? Kumain na lamang muna tayo, Saryo. Mukhang nagugutom na rin talaga ako eh. Sagutin mo na lamang ako, Pipito. Sa tingin mo ba normal yun? Anong normal ba yung tinutukoy mo, Saryo? Biglang sabat ng pamilyar na boses. Natigilan siya at namilog ang mga mata sa gulat. Lola Tarsing, ang tinatanong ni Saryo sa akin kung normal lamang ba na talagang sa katulad niyang nagkakaedad ay madaling mapagod. Mabilis na depensa ni Pipito sa kanya. Tumawa lamang ito habang nakatingin kay Saryo, sabay abot ng mangkok na nilagyan ng ulam kanina. Pagkatapos magpasalamat ay nagpaalam na rin ito kaagad. Nagkatinginan na mag-asawa ng tumalikod na ng paika-ikang matanda. Balot ng malong ang balikat at ulo nito, halatang may itinatago. Nang tuluyan na itong makapasok sa loob ng kanyang kubo, ay saka lamang tila lumuwag ang dibdib ni Saryo. Ayoko na dito. Nakakatakot si Lola Tarsing. Mukha namang mabait si Lola Tarsing ah. Hindi kasi lahat ng aswang ay masama. Saka maglagay ka na lamang ng bawang sa paligid ng bahay para masiguro na hindi siya makalapit. Saka huwag na huwag kang tatanggap ng ulam galing sa kanya. Maraming aswang na hindi kumakain ng tao. Subalit malay mo naman kung kumakain rin si Lola Tarsing. Litanya ni Mang Pipito. Abay, hindi talaga ako kakain ng bigay niya, no? Hindi na nga mawaglit sa isip kong malakit maitim niyang dila. Talagang ayoko talaga. Sagot niya sa kanyang asawa. Lumipas ang ilang buwan at tila ba hindi lumalabas ng bahay ang matanda. Masyado na rin nag-aalala si Aling Saryo sa kapitbahay ng matanda. Buhay pa kaya siya? Tanong niya minsan sa kanyang sarili. Ngunit natatakot na siyang lumapit pang muli sa bahay ng matanda. Tanging pagsilip na lamang sa bintana ang magagawa niya. Halos hindi na nga rin siya tumatambay sa kanilang bakuran. Mabuti na lamang at wala silang anak. Kaya sarili lamang niya ang kanyang alalahanin. Ilang araw pang lumipas, wala siyang ibang inaalala kundi ang matanda. Minsan tuloy ay naiinis din siya sa kanyang sarili. Bakit siya ang nag-aalala sa taong hindi naman niya kilala? Minabuti niyang aliwin ang sarili sa paglilinis ng bahay. Pati yata ang kahuli-huliyang butil ng alikabok ay walang takas dahil sa pagsanib ng kaluluwa ng kasipagan sa kanyang katawan. Ayaw kasi niyang masyadong iniisip ang matanda. Ngunit ganoon pa rin naman, inaalala pa rin naman niya ito. Habang nagtutupi ng mga damit, ay biglang napasulyap siya sa maliit na kahon na nasa ilalim ng damitan. Wala sa sariling dinampot niya yon. Ilang dekada na nga ba niyang hindi ito nabuksan? Sobrang tagal na.
Kasi nga, galit na galit siya sa kanyang ina dahil inabandon na siya nito ng napakatagal na panahon. Kaya iniwan iyon ng kanyang lola at sinabing alaala iyon ng kanyang ina na kailangang ingatan. Kaya kinuha niya lamang iyon at tinago ng tinago. Unang nakita niyang isang kwintas na may palawit na pusong kulay itim. Agad niya iyong dinambot at wala sa sariling inilagay sa kanyang leeg. Sayang, ang ganda pala. Bakit hindi ko naisipang buksan ito dati? Sambit niya sa kanyang sarili. Hinalungkot niya pa ito, mga lumang litrato. Mga lumang kuha iyon ng black and white na kamera, mag-ina at ang ilan ay isang batang sanggol. Ako kaya ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi siya sigurado kung siya nga ba yon. Binalik na niya sa loob ng aparador ito at lumabas na ng bahay para bumili ng pang-ulam nila sa gabi. Hapon na bago siya natapos, masyadong naaliw sa kanyang trabaho. Napatingin siya sa bahay ng matandang aswang. Muli na naman siyang nag-alala sa matanda. Lagi na lamang kasing tahimik ang bahay nito. Malalaman naman niya kapag lumalabas ang matanda dahil kanyang-kanyang alulong ng mga aso nitong alaga. Pati na rin ang mga pusa ay nag-iiyakan kapag lumalabas ng kubo itong matanda. Pagkatapos niyang bumili ng isda, bumalik na kagad siya ng bahay. Nagulat siya nang makita ang matanda sa tapat ng bahay. Lola Tarsing, kanina ka pa ba rito? Casual niyang tanong. Kahit patakot siya rito, hindi niya pwedeng ipalata na takot siya rito. Hindi, kararating ko lang. Ilang araw akong nasa bahay ng kaibigan ko. Kahit paano'y gumaling na rin ang sugat ko. Napatingin si Aling Saryo sa balikat nitong natakpan pa rin ng malong. Samantalang ang matanda ay titig na titig rin sa suot niyang kwintas. Ngayon ko lang nakita ang suot mong kwintas na yan. Saan galing yan? Tanong ng matanda. Sa nanay ko ito. Kanina ko lang nahalungkat sa kahon habang naglilinis ako ng buong bahay. Biglang lumapit ang matanda kaya napataras siya sa takot. Hindi naman kasi niya inaasahang bigla itong lalapit sa kanya. Pasensya na, Saryo. Parang kilala ko kasi ang kwintas na yan. Baka kapareha lang, Lola. O pwede mo bang buksan, Saryo? Ang alin ho ang bubuksan ko, Lola? Ang palawit na hugis puso. Napahawak si Saryo sa palawit ng puso ng kwintas. Hindi naman niya alam na ito pala pwedeng buksan. Sinubukan nga niya yung buksan at nasurpresa siya dahil nagawa niya itong buksan. Ganito pala ito? Sambit niya. Lumantad ang litrato ng magina, karga ng isang inang isang sanggol, at ganoon na lamang ang pagiging emosyonal ng matandang kaharap ni Aling Saryo. Nagtaka siya sa naging reaksyon nito. Ayos ka lamang ba, Lola Tarsing? Humakbang ito palapit sa kanya, ngunit muli napatra siya. Saryo, ikaw ang anak ko. Lakas loob nitong wika. Naistatwa si Saryo sa kanyang kinatatayuan. Paanong ang aswang nito ang kanyang ina? Hindi niya matanggap iyon, kaya iniwan niya ito. Pumasok siya ng bahay ng magulo ang utak. Ano bang pakulo ng matandang yun at gusto kong maging anak? Tanong niya sa sarili. Mabuti na lamang at hindi nagpumilit pa ang matanda. Wala na rin ito sa bakuran nila, kaya dumiretso na siya ng kusina para magluto. Saktong dumating ang kanyang asawa at napansin agad ang nakabusangot niyang pagmumuka. Ano bang nangyari sa iyo? Bakit nakabusangot ka yata? Tanong ni Mang Pipito. Yung matanda sa tapat natin, anak daw ako. Ha? Naku, bakit ka daw naging anak? Bigla na lamang itong sumipot bit-bit ang ilang litrato. Ang isa'y karga nito ang bata at ang isa naman ay yung mag-isa siyang nakaupo sa sahig. Bakit mayroon ka niyan? Tanong niya sa matanda. Rose, iyon ang ipinangalan ko sa anak ko. Hindi ko alam kung bakit ka naging Rosario. Subalit malakas ang kutob ko na ikaw ang anak ko. Hindi mapigil ni Saryo ang maiyak ng husto.
Kinuwento ng matanda kung paano ito nahiwalay sa kanya. Bagong yanggaw noon si Lola Tarsing, hinawaan noong minsang pumunta ito sa bayan kasama ang asawa na kumakain sa kainan. Kilala at bantog pala na aswang ang may-ari, bagong panganak lamang noon si Lola Tarsing. At magtatatlong buwan pa lamang si Saryo. Ngunit dahil anibersaryo na mag-asawa'y ibinilin si Saryo sa kanyang lola para sa date ng mga ito. Ngunit sa pagiging malas ay nahawaan ng pagiging aswang, naging mabangis ito't kamuntik na mabiktima si Saryo. Sa galit ng lolo ni Saryo sa sariling anak, dahil kamuntik siyang kainin, ay nais nitong patayin si Lola Tarsing. Ngunit nakita ito ng asawa ni Lola Tarsing. Hinarangan nito ang sarili kaya imbis na si Lola Tarsing ang mamatay, ay ang kanyang ama. Dahil mahal na mahal nito ang asawa, kaya handa nitong isakripisyo ang buhay alang-alang kay Lola Tarsing. Nakakuha ng pagkakataon na tumaka si Lola Tarsing, bit-bit ay ang pitaka lamang na may lamang litrato. At yun lamang ang nadala nito para sa alaala ng anak at na mayapang asawa. Dahil sa pagsakripisyo nitong mabuhay lamang ito ng matagal, ngunit iyon nga lang at hindi na ito normal. Oo nga't medyo control na nito ang pagiging aswang, ngunit ano pa man iyon ay aswang pa rin ito. Nanlumo si Saryo sa isiniwalat ng ina at awang-awa siya sa sinapit ng ama niya. Sobra-sobrang sakripisyo ang ginawa nito. Matagal bago natanggap ni Saryo ang isiniwalat ng matanda na katotohanan, hindi rin niya ito matitiis. Kahit paano, ay dugo pa rin ito ang dumadaloy sa kanyang ugat. Siguro, dininig lamang ni Bathala ang hiling ko, anak, kasi matagal na kitang gustong makasama. Sa wakas ay natagpuan na rin kita. Napatango si Aling Saryo habang naiiyak. Ang totoo ay hindi niya alam na ganito pala ang naging kwento kung bakit siya iniwanan ng ina. Hindi naman pala nito sadyang nangyari. Kawawa rin kung tutuusin ang sinapit nito. Napagtanto niya na hindi pa uli ang lahat. Maaalagaan pa rin niya ang inang matanda na kahit sa maikling sandali lamang ay natitira. Totoong maliit ang mundo. Hindi mo talaga minsan namamalayan na ang hinahanap mo'y nasa paligid lamang ninyo. Katulad ng isang single na seryosong nakikinig dyan, hindi niya alam na ang hinahanap pala niyang kapalaran ay nasa tapat lamang ng kanyang bakuran. Joke lamang po, para po sa ating ikalawang kwento, ang matandang ligaw. Simulan na po natin. Naku Bentong, bakit parang ayaw umalis ng aswang sa ating bakuran? Tanong ni Aling Miding habang isinasayaw ang bunsong anak na lalaki na 9 buwan pa lamang. 4 ang kanilang anak at sanay na sila sa mga wakwak na dumadaan sa kanilang bakuran o kaya'y sa bubungan. Daanan ang kanilang bahay ng mga aswang dahil nasa tabi ito ng malaking ilog. Sanay silang ganoon lagi kapag gabi. Kahit nga minsan ay 6:00 pa lamang ng hapon, ay napapadaan na ang mga ito. Panay rin ang iyak ng kanilang bunso, kaya nangangalay na ang kanyang paa at bisig, kakasayaw rito. Unti-unti ay humihina ang boses ng kotok-kotok na aswang, kaya naalarma si Mang Bentong. Alam nitong nasa malapit lamang ang aswang. Binunot na nito mula sa kaluba ng pinatalim laging itak. Binili ito ni Mang Bentong para proteksyon sa kanyang pamilya laban sa mga masasamang hininga at sa mga ahas na naglipa na dahil sa kasukalan ng lugar. Idagdag pa ang malalaking ilog na may malalalim na tubig. Padalas dito nakatira ang malalaking ahas na kinatatakutan ng mga tao. Narinig mo ba, Bentong? Humihina na ang boses ng aswang. Paalis na yata. Anong paalis? Malapit na kamo. Ganun ba yun? Pawala na ang huni niya eh. Ganoon yun, Miding. Kapag mahina ang boses, ibig sabihin ay malapit lang sila. Ganyan kamapanlin lang ang mga nilalang na yan. Mga alagad ng kaliwa. Galit na wika ni Mang Bentong.
Kahit na sobrang talim ng itak ay hinahasa pa rin iyon ni Mang Bentong. Nakabibingi at takot sa mga aswang ang huni ng pagkiskis ng itak na saan nito. Nawala ang huni ng nilalang at tumigil na rin sa pag-iyak ang bata. Itinigil na rin ni Mang Bentong ang paghasa ng itak at ibinalik na ito sa kaluban. Naiga na rin ito dahil pagod na din ang ginoo sa buong hapon na pagsasaka. Maging si Aling Meding ay ganoon din. Sa maghapong pagbabantay ng kanyang anak ay napupuyat rin siya. Idagdag pa ang pagiging sutil at iyakin ng bunso na gusto lagi ay kanlong lamang. Kalagitnaan ng kanilang tulog nang biglang umiyak ang bata. Nakapikit pa ang mga mata ni Aling Meding habang pilit na bumabangon para muling maihele ang anak. Maging si Mang Bentong ay nagising na rin. Nasira ang modo nito dahil sa nilalang na nariyan na naman malapit sa kanilang bahay. Talagang hindi ka titigil na hayop ka? Inis na sambit ni Mang Bentong. Hindi ako natatakot sa'yo. Sigaw pa nito. Lumabas ito't hinanap ang nilalang na muli ay nawala na naman, kaya mas lalong napikon ang ginoo. Pagod na ito at nais ng ipahinga ang katawan, subalit dahil sa maperwisyong nilalang ay hindi ito makatulog ng maayos. Matagal pa bago bumalik sa loob ng bahay si Mang Bentong. Nagmatsyag pa sila bago muling natulog. Tila may naghihik-hik na baboy sa ilalim ng kanilang silong. Ngunit tahimik naman ang kanilang anak, kaya unti-unti na lamang din silang nagpalamon sa kanilang antok. Kinabukasan, maagang nagising si Aling Meding. Kahit inaantok pa'y kailangan itong bumangon para makapagluto ng agahan ng kanyang buong pamilya. Maging si Mang Bentong ay kasabay ring nagising sa kanya. Katulong niya ito habang gumagawa siya ng apoy. Ay ito naman ay nilinis ang takuri at saka nilagyan ng pakuluing tubig. Sabay silang napatingin sa silong at minarnig silang kaluskos mula roon. Walang imik na lumabas si Aling Meding para silipin kung ano yon. Por Diyos! Kaninong ina ito? Gulat na sambit niya nang makita ang isang nasa 80 pataas na matandang babae. Nakalugay ang buhok na purong puti at abot hanggang puwet. Kahit anong titig niya para mukha ng matanda, kung sino ba ang pamilya nito, ngunit tila wala talaga itong kamukha. Mag-aalas 5 na ng umaga, nilamo na paunti-unti ng liwanag ang kadiliman ng paligid. Bakit ka pa lumabas ng inyong bahay, Lola? Kailan ka pa dyan? Kagabi pa ba? Buti hindi ka namataan ng aswang na dumaan dito kagabi. Ang bangis pa naman ng nilalang na yon. Naku, buti na lang talaga't nakaligtas ka pa. Sana ba kasi ang pamilya mo? Hindi ka ba nila hinahanap? Hindi ko alam kung saan daan pa uwi, Ineng. Wala nga pala akong bahay at pamilya. Baka pwedeng dumitiw na lang muna ako sa inyo. Wala naman kasi akong pamilya. Ay nako, tagasaan ka ba kasi? Umalis ka nga riyan sa silong ng aming bahay. Nag-uulyanin ka na malamang. Puna niya pa rito. Inabot pa niya ang kanyang kamay dito upang hindi ito mahirapan pang makalabas ng silong. Sandali! Biglang saway ni Mang Bentong. Oh, bakit? Kunot noong tanong naman ni Aling Meding. Baka kasi ito ang aswang kagabi. Inabutan ng umaga sa ating silong. Hoy, Bentong, itiko mo yung bibig mo. Ano ka ba? Mamaya sa ating pababalik iyang pag-ako sa mo eh. Bulong ni Aling Meding sa kanyang asawa. Tumahimik nga ito ngunit masama ang titig sa matanda. Iba talaga ang kutob nito sa matanda. Halika na, Lola. Pumasok ka muna sa bahay. Sakto't magkakape kami. Kawawa ka naman. Alamig kaya sa labas kapag gabi. Sana naman nangapit bahay ka man lang. Litanya ni Aling Meding. Meding naman, huwag ka nga masyadong maawain. Paano kung aswang iyang matandang tinatrato mo ng maayos? Baka pagsisihan mo lamang ang pagiging mabuti mo sa matandang yan. Talagang masama ang kutob ko dyan. Prangka ni Mang Bentong. Alam nito na naririnig iyon ng matanda, ngunit wala itong pakialam.
Nakaramdam ng pagkahiya si Aling Miting na sa masamang inasal at pinakita ng kanyang asawa sa matanda. Samantalang hindi naman ito ang ugali ng kanyang asawa. Bentong naman. Eh talaga mainit ang ulo ko dyan. Sinasabi ko sa iyo, Miting, kapag iyan masama ang hininga, eh may masamang balak sa anak natin. Nako, ewan ko na lang. Hindi magtatagal ang buhay niyan sa akin. Napailing na lamang si Aling Miting. Unang beses na nakita niya ang kanyang asawa na masama ang trato sa matanda. Gayong napakamauwain naman nito. Lola, alam mo ba ang daan pa uwi sa inyo? Tanong ni Miting sa matanda. Umiling lamang ito. Samahan kita pa uwi sa inyo, Lola. Anya pa rito. Ngunit muli lamang itong umiling. Napabuntong hininga ang ginang, sabay tingin sa asawa na sobrang sama pa rin ang titig sa matanda. Bentong, baka pwedeng sa kubo na lang muna natin siya patirahin. Baka kung ano pang mangyari kapag ahayaan natin siyang umalis eh. Maraming dahilan si Mang Bentong, ngunit marami rin namang solusyon si Aling Miting. Sa huli ay wala rin nagawa si Mang Bentong kundi ang pumayag na lamang na huwag nang umalis sa kanilang bahay ang matanda. Pero sa kubo lamang ito titira. Ngunit wala pa rin tiwala si Mang Bentong sa matanda. Kaya hindi nito isinawalang bahala ang matanda. Lagi itong magmamatsyag sa mga galaw nito. Mga isang buwan din ang pagmamatsyag nito sa matanda. Ngunit wala naman itong napansing kakaiba. Sa huli ay napasuko na rin si Mang Bentong at tila pa nagsisisi ito dahil sa masamang duda nito sa matanda. Unti-unti nakaramdam ito ng awa sa matanda. Halatang hirap na itong kumilos dahil sa sobrang katandaan. Minsan ay ito pang nagdadala ng pagkain ng matanda sa kubo. Akala ko ba galit ka sa matanda? Bakit parang ikaw na yata ngayon na nagkukusang magdala ng pagkain ni Lola? Nakangiting wika ni Aling Miting. Napangiti lamang din si Mang Bentong. Unti-unti natanggap na nito ang presensya ng matanda sa kanilang bahay. Sila na mismo ang nagbigay ng pangalan nito dahil nag-uulyanin na at hindi na maalalang maging pangalan nito. Lola Soleng ang naging tawag nila rito. Hindi naman ito nagreklamo at sanay na rin itong tawagin nila ng Lola Soleng. Isang tanghali ay nagising si Bentong bigla at nagulat nang makita ang matanda. Natitig na titig sa kanilang isang taong sanggol na nasa tabi ng ina nitong si Aling Miting. Lola Soleng, paano kayong nakaakyat? Akala ko ba'y nahihirapan kang umakyat sa itaas ng hagdan? Ngunit nagkunwari itong walang naririnig at patawa-tawa pang tumalikod patungo sa pinto. Maingat itong bumaba at halos inabot pa ito ng mahabang sandali bago tuluyang nakababa. Hinayaan na lamang iyon ni Mang Bentong kasi ngayon nag-uulyanin na ito. Hindi na rin naikwento ni Mang Bentong kay Aling Miting ang ginawa ng matanda hanggang sa nakalimot na rin ito. Isang gabi nagising si Mang Bentong dahil sa sakit ng tiyan. Ramdam nito na kailangan magbawas kaya bumaba na ito bitbit ang flashlight. Matapos magbawas ay naisipan ni Mang Bentong na silipin ang matanda sa kubo kung tulog na ba ito. Ngunit ganoon na lamang ang pagtataka niya nang makitang walang tao ang loob ng kubo. Nasaan na naman kaya nagpunta yung matandang yun? Takang tanong ni Bentong sa sarili. Sinubukan niya itong hanapin ngunit wala ito. Nagmistula na itong manok na kahit sa silong ay sinilip pa ni Bentong sa pag-aakala na baka nandoon na naman ito sa silong. Ngunit hindi pa rin ito matagpuan ng matanda. Hanggang sa magdesisyon na si Mang Bentong na matulog na lamang at bukas na lamang niya ito hahanapin. Kinabukasan ng magising silang mag-asawa ay nasabi ni Mang Bentong sa asawa na nawawala ang matanda. Nag-alala rin ang ginang dahil alam niyang nag-uulyanin na ang matanda. Ngunit kaumpisa pa lamang nilang magkape nang marinig nila ang kalampag sa kubo ng kung saan naroon ang matanda. Akala ko ba nawawala si Lola? Eh anong ingay yon? Natigilan si Mang Bentong. Inabot ng oras ang paghahanap niya sa matanda kagabi. Paanong narito na ito kaagad? Iba na talaga ang pakiramdam ni Mang Bentong sa matandang ito.
Ngunit hindi rin diretsong masabi ni Mang Bentong sa asawa na iba ang hinala nito sa matanda. Kinagabihan, hindi natulog si Mang Bentong at mula sa maliit na siwang ng bintana ay namataan niyang pinagmamasdan ng kubo kung saan naroon ang matanda. Laking gulat niya dahil kasisilip lamang niya nang biglang may lumabas na malaking nilalang mula sa bintana ng kubo. Bumulusok ito pa itaas. Kitang-kita niya ang haba't laki ng pakpak nito para itong anghel na bumulusok pa itaas. Ngunit wala naman itong kaingay-ingay hanggang sa tuluyan nang mawala. Kung ganun, totoo ang hinala ko. Aswang ang matanda na aming sinagip. Nagkunwari lamang na ulyanin ang matandang yon. Sambit niya sa kanyang utak. Bumaba pa siya ng bahay bitbit ang flashlight para sugurin ang matanda kung wala nga ba sa loob ng kubo ito. Wala nga ito sa loob ng kubo nung silipin niya. Galit na galit si Mang Bentong sa matanda. Gusto niya itong bantayan hanggang sa bumalik na ito. Ngunit pagod din naman ito at kailangan ng pahinga. Bumalik na lamang si Mang Bentong sa loob ng kanilang bahay. Kung magising ito ng madaling araw at mabantayan ng pagdating ng matanda, ay mas mainam. Ngunit kung hindi, mangunguha na lamang ito ng alimango sa dagat para ilibing sa silong ng kubo. Tignan lang nito kung hindi magkusang lumayas ang matanda, o di kaya'y kumprontahin na lamang nito ang matanda. Depende kung bibigyan siya ng lakas ng loob para harapin ito. Alas tres ng madaling araw nang magising si Mang Bentong, naiihi ito at maging si Aling Miding ay naiihi rin dahil sa lamig ng panahon. Sabay silang bumababit-bit ni Mang Bentong ang flashlight. Maging ang itak ay lihim na hinugot ni Mang Bentong mula sa kanilang dingding. Saktong pagbaba nila ay naririnig nila ang pagaspas ng malalaking pakpak. Alam ni Mang Bentong kung sino yon. At hindi muna nito binuksan ang hawak na flashlight. Narinig mo ba yon, Bentong? Parang pakpak ng anghel. Ang lakas. Anong anghel? Aswang yan. Magtatanong pa sana si Aling Miding nang biglang itinapat ni Mang Bentong ang liwanag ng flashlight sa harap ng kubo kung saan nakatira ang matanda. Isang nilalang ang naroroon at kita iyon ni Aling Miding. Aswang yun, Bentong. Sambit niya't mabilis na umakyat nang makitang susugod ito. Itinaas ni Mang Bentong ang kanyang itak. Pagkatapos ay buong lakas na inihampas iyon sa papalapit sa ng aswang. Ngunit nahintakutan ito na maitak kaya tumakas rin. Hinabol ito ni Mang Bentong sa gigil nito at gustong mapatay ang aswang. Ngunit mas lalo itong bumulusok pa itaas hanggang sa naging maliit na ito sa paningin ni Mang Bentong. Bumalik ka rito, matanda ka. Makikita mo. Sambit niya. Agad na siyang pumasok sa loob ng bahay dahil hindi na rin ito naihi pa. Maliwanag na ang kusina dahil sinindihan ni Aling Miding ang kanilang lampara. Nasaan ang aswang? Napatay mo ba? Bakit parang wala namang huni iyon? Sambit ni Aling Miding. Siyempre takot mahuli dahil ang inampun mo matanda ang aswang. Matagal ko nang pinaghihinalaan yon. Hindi ko lang masabi dahil wala akong ebidensya nun. Sigurado ka, Bentong? Oo. Kitang kita ko siyang lumipad pa itaas kagabi. Sa bintana siya dumaan. Bala ko namang bantayan ang pagdating niya kaso'y pagod na rin ako. Kaya natulog na lang ako. At hindi ko naman nakalaing mag-isnang papalan natin ang pag-uwi ng hayop na yon. Hindi umimik si Aling Miding. Kahit paano'y malapit na sa kanyang lobang matanda, hindi niya ito itinuring na iba. Para sa kanya, ito yung lola. Lola na kanyang inampon. Bumaba pa siya ng bahay para subukang silipin ang kubo. Ngunit wala na nga doon ang matanda. Bukos na rin ang bunting bintana ng kubo. Nailing na lamang siya. Paano pala kung ang mga anak niya ang punteriya ng matanda? Tapos hindi niya napagandaan. Masyado lang yata siyang naging maawain. Dahil na rin siguro sa wala siya nakagisnan na totoong lola, kaya malapit ang loob niya sa matanda. Pasalapat na lamang din siya dahil wala itong ginawang hindi maganda, lalo na sa mga anak niya. Kinabukasan ni wala ng matanda na sumipot sa kanilang kubo. Marahil ay maghahanap na naman ito ng bagong matitirhan.
magpapanggap kulit na ulyanin sa iba upang kaawaan. Napagtanto ni Aling Miding na hindi lahat ng magmumukhang kaawa-awa ay dapat kaawaan, dahil ang iba'y nagpapanggap lamang. At minsan sa pagiging mauwi natin, tayo pa palang mapapahamak sa huli. Sa sobrang pagtitiwala natin sa isang tao, mapapahamak na pala tayo. Magsisilbi sana itong leksyon sa lahat, ngunit hindi rin naman lahat ay mapagpanggap. Ang kailangan lang ay mapagmatsyag at mabusisi sa kilos ng nakapaligid na tao, dahil hindi lahat ay nakakalubilo mo ay tao pala. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Joseph. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.